Hello mga bossing! Halika na at tuturuan ko kayo kung paano magluto nitong medium rare ribeye steak na talaga pong napakasarap, napakalambot at napaka-juicy. Kung kayo po'y mahilig sa steak, ay siguradong matututo po kayo sa video nito kung paano magluto ng napakasarap. Napakadali lang po. Ito po yung ating mga ingredients. Kailangan natin ng Australian beef ribeye steak, yung mashed potato na mabibili sa IKEA na hindi naman sponsored. IKEA baka naman. Baka naman. Yung ating pepper, rosemary, salt, garlic at saka yung butter. Simulan natin. Sa isang maliit na kaserola, magpakulo lang po tayo ng tubig. Ilagay natin yung mashed potato. Hintayin lang natin matunaw at lumambot. Tapos, i-ready na po natin itong Australian beef ribeye steak. Mas maganda po sana kung Australian. Talagang napakalambot ng Australian beef. Tapos, hugasan po natin yung baka at saka tuyuin lang po ng tissue. Pagtuyo na po, lagyan natin ng paminta at saka asin. Pahiran lang po hanggang sa dumikit yung ating asin at paminta. Kabilaan po natin lagyan at budburan ng mga pampalasa. Yan po. Tapos nga po pala, naglagay din ako ng buong paminta. Dinurog ko lang po para talagang mas malasa yung ating steak. Yan. Kita na naman po, talagang napakalaki ng mga paminta. Tapos yan, luto na po yung ating mashed potato. Ilagay lang po natin sa maliit na lagayan. Kasama po ng ating serving plate ng steak. Tapos, maglagay po tayo ng butter at painitin po natin ang ating kawali. Pag sobrang init na po at umuusok-usok na, doon nyo po pwedeng ilagay yung ating steak. Siguraduhin nyo pong umuusok-usok na po yung steak dahil gusto po natin ng medium rare. Mabilis ang pagluluto lang po ito mga bossing. Tapos, 1 minute lang po siyang lulutuin. Yan, pag 1 minute na po, ilagay na po yung ating garlic tsaka yung rosemary. Pag nailagay na po, baliktarin nyo lang po. 1 minute lang po for both side. Mabilis ang pagluluto lang po ito dahil talagang gusto natin yung mapula-pula o tinatawag nating mapusyao na baka. Para sigurado din pong malambot yung ating steak. Yan. Kasi po pag hindi na siya 1 minute for both side ay talagang magiging well done na po siya at titigas po yung ating baka at hindi na siya ganun ka-juicy. Pero depende po yan kung ano pong gusto nyong steak. Pero po ako ay mas prepared ko po yung medium rare. Talagang napaka-juicy at talagang napakalambot. At talagang namang mas masarap yung medium rare. Yan. Tapos pag natapos na po yung 2 minutes, hanguin nyo lang po yung ating steak. Sama nyo din po yung garlic. Yan. Pag nahanguin nyo po ay pagpahingin nyo lang po ng mga 2 to 5 minutes po para po lumabas yung juice ng ating steak para maging napaka-juicy niya. Tapos, hiwa-hiwain nyo lang po kung gaano pong kalaking gusto nyo. Pero mas maganda po kung medyo manipis. Yan po, kitang-kita nyo lang po na napaka-pusyaw ng ating steak. Talagang napakalambot at napaka-juicy. Huwag po kayong mag-alala, luto naman po yan. Hindi pa naman po tayo ganun kabampira yan. Tapos, lagyan nyo po ng rock salt. Mas masarap po yan kung may rock salt. Talagang lalabas yung lasa ng ating steak. Tsaka magkakaroon po ng flavor. Yan, i-arrange lang po natin sa ating magandang plato. Parang mala fine dining restaurant. Yan. Ayusin nyo po, islera nyo po dyan. Mas maganda po yung iserve ng hiwa-hiwa na para mas madaling kainin. Para hindi na maghihiwa sa plato. Para hindi na magkaguhit yung ating mga plato. Yan. Tapos ito po yung ating sauce na binili ko sa grocery. Nakalimutan ko lang po ang tawag dyan. Kadalasan po nakikita. Ang alam ko po ay Thailand sauce yan. Hindi ko alam kung ano ba yan. Pero sa Thailand makikita yan. Parang ma-buttery siya. Yan. Ito po yung ating mashed potato sauce. At syempre yung ating medium ribeye steak. Na napakasarap naman po talaga. Sobrang juicy. Yan. Kung kayo po yung mahilig sa steak ay gayahin niyo po yung ating pagluto. Talaga napakasarap po. Yan na nga po. Ready to serve ng ating medium rare ribeye steak. Yan, talagang proud na proud po ang father dyan sa kanyang recipe na steak. Yan, mas bagay po yan kung meron tayong inumin. Yan, maglagay po tayo ng yelo sa ating baso. Para po masarap-sarap yung ating kain. Yan, nilagyan ko po ng vitamins yung ating baso. Yan, dahil wala po tayong soft drinks, mas masarap po yung ating vitamin C. Yan, talagang healthy tayo. Kahit naka-medium rare ribeye steak tayo. Yan na nga po. Yan. Ready to serve na po ang ating medium rare ribeye steak.
pwedeng-pwede na po tayong kumain na parang wala fine dining restaurant. Yan. Talagang kalasang-kalasa lang po yun ng mga nasa sa restaurant. E dyan na nga po, titikpan na ako ng father kung gano'ng kasarap yung ating steak na niluto. Yan. Pinili ko yung nasa dulo. Oy, talaga naman pong napakapula, napakapusyaw. Eh talagang para po tayong nasa restaurant nito, mga bossing. Oy, talagang napakasarap. Yan, sinusuko ng father doon sa ating nakalimutan ko po yung tawag niya sa sauce na yan. Pero eh, basta po, masarap din yung sauce na yan. Yan, kinaan na po ng father. Kinagat na ang mapusyaw na baka. Ay, talagang sarap na sarap po ang powder din eh. Ayan, bagay na bagay po yan sa mainit-init na kanin. Ayan, ay talagang mapaparami ho kayo ng kanin. Tapos yun, samahan nyo pa ng itong mashed potato na perfect partner ng ating steak. Ayan. Kung ayaw nyo shout po magkanin na pwedeng steak. Andora, na nagtatanong pwedeng ko paano ng steak at yung, medium rare mashed potato rib eye steak. Pwedeng pwede na po. Ayan po. Pero po dahil salamat tayo po sa panonood dito sa ating video. Sa kanin, paki-like and subscribe po na lang po. Maraming salamat!